Ang mga bata, ang Araling Panlipunan Department ay naghanda ng panibagong leksyon para sa araw na ito. Ako si Ginang Maria Erna S. Agnas, isa sa mga guro ng Araling Panlipunan na gagabay sa inyong pagkatuto. Ako si Angela M. Abos, isa sa mga guro sa Araling Panlipunan Department, gagabay sa inyong pagkatuto ngayong araw. Para sa unang gawain, maglista o magsulat ng mga salitang may kinalaman or connection sa salitang kapaligiran. Ano-ano kaya ang mga salita na may kinalaman or connection sa salitang kapaligiran? Isulat sa bilog ang mga salitang naiisip nyo na may kinalaman or connection sa salitang kapaligiran. Handa na ba kayo? Narito ang mga salitang may kinalaman or connection sa salitang kapaligiran. Ito rin ba ang inyong mga sagot? Magaling! Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang ugnaya ng tao at kapaligiran sa pag-usbong ng kabihasnang Asyano. Ugnaya ng kapaligiran at tao sa paghubog ng sinaunang kabihasnang Asyano. Pamantayang pangnilalaman. Na ipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa ugnayan ng kapaligiran at tao sa paghubog ng sinaunang kabihasnang Asyano. Pamantayan sa pagganap. Ang mag-aaral ay malalim na nakapag-uugnay-ugnay sa bahaging ginagampanan ng kapaligiran at tao sa paghubog sa sinaunang kabihasnang Asyano. Pamantayan sa pagkatuto. Napapahalagahan ang ugnay ng tao at kapaligiran sa paghubog ng kabihasnang Asyano. Mga uri ng anyong lupa. Bulubundukin o hanay ng mga bundok. Pinakatanyag ay ang Himalayas na may habang umaabot sa 2,415 kilometro. Ang Hindu Kush sa Afghanistan, Pamir sa Pakistan, Afghanistan, Tajikistan at Kyrgyzstan. Jensan sa Hilagang Asya, Ghats sa Timog Asya, Caucasus, Azerbaijan, George Russia at Armenia. At ang Ural sa Kanlurang Asya ay ilan din sa mga bulubundukin ng Asya, kadalasang pinapangkat sa dalawang kabundukan sa Asya. Bundok. Ang Mount Everest na nakahanay sa Himalayas ay ang pinakamataas na bundok sa buong mundo na may taas na halos 8,850 metro. Pangalawa ang K2, 8,611 metro na nasa Pakistan at China. Pangatlo naman ang Mount Kanchenjunga, 8,586 metro na nasa Himalayas din. Talampas o ang kapatagan sa itaas ng bundok. Ang Tibetan Plateau na itinuturing na pinakamataas na talampas sa buong mundo, 16,000 talampakan at tinaguriang Roof of the World ay nasa Asia. Ang talampas ng Deccan na nasa katimugang bahagi ng Indo-Gangetic Plain ng India ay kilala rin. Disyerto. Ang Gobi Desert sa Mongolia at Hilagang China, 1,295 km2 na siyang pinakamalaki sa Asia at pang-apat sa buong mundo ay isa lamang sa mga disyertong matatagpuan sa Asia. Makikita rin dito ang mga disyerto na Taklamakan sa China, Karakum sa Turkmenistan at mga disyerto sa Iraq, Iran, Saudi Arabia at India. Tangway o Peninsula. Lupain din ng mga tangway o anyong lupang nakausli sa karagatan ang Asya. Tinatayang nasa 7,770,000 km2 ang sukat nito. Ilan sa mga ito ay ang Turkey sa kanluran, Arabia, India, Indochina at Malay sa katimugan, Korea, Kamchatka at Chukot sa silangan, at Timor, Gaida at Yamal sa Hilaga, bahagi sa Siberia. Kapatagan. Halos ang kapat na bahagi ng lupain ng Asya ay kapatagan. Ang Indo,
Gangetic Plain at malaking bahagi ng Timog Silangang Asya ay bahagi nito. Mga uri ng klima sa Pilipinas. Sa rehiyon ng Hilagang Asya. Central Continental, mahaba ang taglamig na karaniwang tumatagal sa 6 na buwan at maigsi ang tag-init, ngunit may ilang mga lugar na nagtataglay ng matabang lupa. Gayunpaman, malaking bahagi ng rehiyon ay hindi kayang tirahan ng tao dahil sa sobrang lamig. Rehiyon ng Kanlurang Asya. Hindi palagian ang pagbabago ng klima. Maaaring magkaroon ng labis o di kaya'y katamtamang init o lamig ang lugar na ito. Bihira at halos hindi nakararanas ng ulan ang malaking bahagi ng rehiyon. Kung umalan man, ito'y kadalasang bumabagsak lamang sa mga pook na malapit sa dagat. Rehiyon ng Timog Asya. Iba-iba ang klima sa loob ng isang taon. Mahalumigmig kung Hunyo hanggang Setyembre, taglamig kung buwan ng Disyembre hanggang Pebrero, at kung Marso hanggang Mayo, tag-init at tag-tuyot. Nananatiling malamig dahil sa niyebe o yelo ang Himalayas at ibang bahagi ng rehiyon. Rehiyon ng Silangang Asya. Monsoon climate ang uri ng klima ng rehiyon. Dahil sa lawak ng rehiyong ito, ang mga bansa rito ay nakararanas ng iba-ibang panahon. Mainit na panahon para sa mga bansang nasa mababang latitude, malamig at nababalutan naman ng yelo ang ilang bahagi ng rehiyon. Rehiyon ng Timog Silangang Asya. Halos lahat ng bansa sa rehiyon ay may klimang tropical, nakararanas ang mga ito ng tag-init, taglamig, tag-araw at tag-ulan. Gawain 1. Maglista. Panuto. Maglista ng mga anyong lupa na makikita sa Isla ng Iling. Kalawang gawain, panuto, maglista o magtala ng mga klima na nararanasan sa Isla ng Iling. Kalawang gawain, sagutin mo ako. Panuto, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, paano nakakaapekto ang anyong lupa at klima sa paghubog ng kabihasnang Asyano? Ikalawa, ano ang bahaging ginagampanan ng anyong lupa at klima sa paghubog ng kabihasnang Asyano? Maraming salamat sa inyong pakikinig.